So, ito yung before and after na raising money and wallet balance ko. So, bali nagdagdag siya ng 1,261 plus 33.58 pala yun. So, ayun na yung balance natin, 1,294.53. So, ayan naman yung details of wallet natin. So, nandito nakalagay lahat ng mga kina-cash in natin. Tapos, yung mga binabawa sa pera nating na-cash in. Yung kulay green, yan yun. Tapos, yung kulay pula naman, yan yung na-add. Which is, yan yung freezing money. So, ayan, dito na tayo sa... Ito yung mga orders natin kasama ng pending, shipping. Ayan, makikita mo yan lahat. Delivered, all overdue. So, ayan. Pinindot po yung pending. Tapos, ang dami kong orders na ngayon. So, ayan. So, ang pinili ko lang ng mga orders, yung tig 200 plus lang. Ayan. Bari may lima tayong orders na 200 plus. At saka ang date nito ay 18. So ayan. May 18, 2024. So yung the rest saka yung yung balance ko kasi nasa 1k lang mahigit. So yung the rest ayan 19 na yan. So 8 diyan lang muna yan siya. So, ito na muna yung i-ano natin. So, pwede rin siya kung gusto niyo mga tatlo lang. Ayan. So, gawin na lang natin muna ng... pero okay na yan. Pwede rin dalawa, tatlo lang muna. Pero okay na yan. Kasi ang dami niyo. Ilan to? 24. Kasi pag kayo naghahabol ka na sa evaluation, mostly, karamihan ng mga products mo is ang natitira is yung malalaking halaga. Kaya, ang gagawin ko, unahin ko na lang itong mga maliliit na halaga. Ayan, mga 200 plus. So, bayaran na natin. Pindutin lang natin ang pay and take delivery. So, ayan. Ito yung amount niya. Makikita niyo yung order code. Tapos, itong halaga, yung amount. Tapos, yung delivery amount niya. So, ayan. Dahil 7% yan sa'yo. Yan, ito. For example, ito. Ano, ito, 205.44. Yan yung, babayaran ni customer. Pero, etong original na price niya, yung selling price ni, etong selling price niya is 205.44. Tapos, itong seller price, tapos ito yung delivery amount lang niya, 192. So, itry natin sa 7%. Compute natin. 192 plus 7%. Ayun. 205.44. Ayan, nagtali siya. Pero bakit pag i-minus sa 7%? Ay, round off muna kasi yung pala. So, ayan yung example natin. Ito, 202.0 plus 7%. Ayan, 216. So, ayan po. So, ayan na. Bali, ang ipaprocess nating order ngayon ay sa 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. So, eto siya. Ang total niya is 189.35. So, i-compute natin yan. Plus 7%. So, ayan. So, tali siya. Ayan. So,
So, submit na natin. So, success. Ayan, wala na siya dito sa pending yung mga orders. So, ayan na yung total profit ko. 509.4. Simula na nag-start ako kay Sitaw sa halagang 6,100 na puhunan. So, ayan, hindi ako pumasa sa processing rate nung nakaraang cut-off. Ako naghabol na maipasa ko yung evaluation that time kasi yung GCash ko nagluloko, hindi ko ma-open, kailangan ng verification, face lock, ganyan. At yung total orders ko, tapos yung balance, 89.53 na lang kasi nag-process na ulit tayo. So, ayan, pinapaikot-ikot ko lang siya. So, so far, yan po yung ating Sitaw account.